right, all right, all right. Okay, okay, okay. Isa na naman magandang umagat ang hali, gabi, punan sa inyong lahat. Tayo po ay magluluto na naman na isa pong punong-punong po ng pagmamahal, ang naknaknakan po ng pagmamahal at sarap po ng pagkain na naman po ngayon. This is the spare ribs caldereta in real tomatoes. Okay, so we're going to cook caldereta, ang paboritong pulutan ng mga nakakaramihan, lalo na pag ito'y maanghang-anghang, eh, pwede rin ito syempre, sa sangkatutak pong ganin. Ayan po ang mga kailangan nating ingredients. Meron po tayong spare ribs if you have beef, eh, that's okay. So, pakuluan na po natin siya. Lagyan na po sa pressure cooker. We have garlic, we have onions. More garlic, more onions, more fun. So, we have plenty of tomatoes because papakatasin natin siya. We have carrots, we have potatoes, we have siling labuyo, meron tayong pickles, meron tayong reno, meron tayong garbanzo. So, nasa inyo kung gusto nyo yung green peas at meron din tayong konting tomato paste. So, let's start it. So, ang ginagawa po namin medyo kini-quick fry po namin. We're going to quick fry the potatoes ang ating patatas, same with the carrot. So quick fry lang, wag po natin siyang tutustahin. So pagka quick fry, so we're just gonna set aside the potatoes. So quick fry the potatoes, okay, same with the carrots. So ayan na nga po, medyo nilagyan na po natin ng konting salt ang ating pinakamantika para may lasa rin naman ng konti ang ating patatas. Mega love shout out to all OE Glenn subscribers. Ay, syempre, papatikim at lagi namin kayong papatakimin sa aming mga niluluto. So, ayan ang second batch ng ating patatas. And medyo na parami ang ating patatas, pa, para sa mga bisita natin, akala nyo yung napakaraming baboy. Ay, yung pala yung patatas, akala nyo yung karne sa sobrang sarap ng ating iluluto. So after we quick fry the potatoes again, we're just gonna set aside para medyo mag-subside naman po yung mantika. So same thing with the carrots, so we're just gonna quick fry the carrots, okay? So after quick fry the carrots, same thing, syempre, anayin nyo yung mantika, syempre mamaya sasama pa rin natin siya sa paggisa. So ayan na po ang ating carrots at ang ating potatoes. So, let's get started. Of course, saan nga ba nagsisimula sa masarap pong paggisa? So, painitin ang mantika, saute the garlic. So, lagay na po natin ang ating bawang. More bawang, more fun. So, we're gonna add the onions. Okay? Ito po ay para sa 1 kilong spare ribs po. Mega love, shout out. So, ayan po, mga 2 cloves po yan ng sibuyas para malasang-malasa ang ating ginigisa. So, after we saute the garlic and the onions, we're gonna add ang ating pinaka-pampasarap ngayon, ang ating kamatis. So, this is like more than 1/4 kilo of tomatoes para makatas na makatas ang ating kaldereta. So, siyempre, papakatasin natin, so we're gonna saute, well, the tomatoes para hindi siya madaling masira. At siyempre, para lasang-lasa ang ating kamatis. So we're just gonna add a bit of pepper to taste habang ginigisa. Nasa inyo po kung gusto nyo na maanghang-anghang talaga, lalo yung mga pampulutang version po dyan, mga kaibigan.
So at yan po yung pinagkuluan po ang ating pinagkuluan ng spare ribs, yung pinaka broth ng pork. We're just gonna add it. So tomato paste po yung inad natin para medyo malapot-lapot ang ating kaldereta. So just add the tomato paste. Again, make sure na gisang-gisa ang ating kamatis. Okay? So ayan po, haluin lang po natin para po maghalo din po yung lasa doon po sa pinakakamatis. So after nating pakuluan, make sure na again, tomatoes are well cooked para you will feel the taste of the tomatoes on your caldereta with real tomato sauce. Okay? So, ayan na nga po. We're just gonna add yung liver spread. Yung mga nandiyan sa ibang bansa, I'm not sure what anong tatak po ng liver spread nyo. As long as it's a liver spread. Or, another option is magtad-tad na lang po kayo ng liver kung wala kayong liver spread na available. Mas masarap yun. Mas ano yun, mas natural way ng lasa ng atay. So ito kasing reno liver spread in the Philippines ay may konting anghang na po yan. Ako po ay pinapalamang ko yan sa tinapay. Reno lang katapat ng palaman ko. Ay nakaw, mapaparami na naman yung tinapay ko. So we're just gonna add additional water from the pork broth. Yung pinagkuluan po ng ribs, tapos papakuluan lang po natin siya ng bahagya. Makikita nyo naman if the sauce is thickened. Pag medyo malapot-lapot na yung ating sauce. So, ayan na po. Isimmer lang po natin siya ng mga ilang minuto. After a few minutes later, kunin nyo na po yung pinaka-meat choice nyo. So, if you have beef, if you can, of course, if you can afford the lean part of the beef, mas masarap, diba? So, kami po, mas malasa kasi itong spare ribs sa buto-buto at medyo mas affordable po. So, after pong kumulo like 5 to 10 minutes later, para maglasa po yung pinaka-sauce doon sa ating pinaka-choice of meat, pakuluan lang po natin siya. May galab shoutout. So, habang nagkukulo, magsayo-sayo tayo ng chow-chow. Ay, nako. Para po mas masarap ang ating niluluto. Shout out po tayo dyan to all OE Glens members, La Familia, Team La Familia, Team La Kapatid. Shout out. Ayan po, dagdagan po natin siya ulit again ng water, just a bit of water. Then we're just gonna simmer it for another few minutes later. Yung nagbo-boil po talaga siya, yung kumukulo ang ating sauce. Bakit kamo? Eh, syempre, para mas lasang-lasa po. Eh, habang pinapakulo nyo, lagyan nyo na po ng sibe. Then, you can add the spice that you would like to add. So, if you want more spicy, you can add additional chili on your caldereta. So, we have the pickles. So, kung meron kayong maliliit na pickles, that's okay. So, ito po yung available namin pickles, yung medyo buo-buo. Sinama po namin yung konting juice po ng pinaka-pickles. So, just add the pickles while you simmer it like, again, few more minutes together with the green peas or garban sauce. Either of the two, that will do. So, kasi medyo matigas ng konti ito, kasama na rin po natin siya sa pagkulo po ulit ng ating sauce ng ating kaldereta. So, ayan po, haluhaluin lang po natin siya ng konti para yung pinakalaman po ng ating meat ay lumasa po yung pinakasos ng ating kalderetang nakunakan po ng sarap. Mega love, shout out. So, just add the additional pork broth. Again, yung pinagkuluan kasi medyo marami-rami ng konti yon. Huwag nyo pong ilalagay lahat. Di po nilaga ang niluluto nyo. So, paunti-unti po, na papalasa ng papalasa po doon sa ating pinakakaldereta. Shout out tayo dyan. So, pagkalipas po ng ilang minuto, ay naku, ayan na po, ay kumukulo na po siya. Tsaka po nyo i-add yung additional ingredients like if you wanna add cheese, it's up to you. But ito po ay medyo Pinoy
touch. So lalagyan lang po natin siya ng pasas. Wala po siyang keso. Okay? So yung iba kasi ayaw na may keso. So naalala nyo, we can simply add the stirred fry carrots and potatoes doon sa ating nilulutong kaldereta. So aluin lang po natin siya ulit ng bahagya. Ayan po, kasi luto naman na yung ating patatas at ang ating carrots. So after we mix it mga ilang halo lang po at baka madurog naman ang ating niluluto. Huwag niyo pong idaan yung galit niyo dyan sa inyong niluluto. Dahan-dahan po ang halo. Paano sabi nga nila smoothly and slowly but surely. Then you can add additional more water. It's up to you kung gusto niyo po ng mas malapot na sauce. So after a few minutes later, for sure, lasang-lasa na po yung anghang niyan. So you can add patis or salt. It's up to you guys kung ano po yung panlasa nyo. Naglagay lang po kami ng konti pa pong fish sauce or patis. Then naluin lang po natin ng konti. Hindi po kami gumamit dito ng MSG. No MSG on this recipe. So this is natural tomato paste. Tomato paste ang medyo slightly kakaiba. Then we can add the bell pepper, the red and the bell pepper. If you only have available red, kung meron lang kayo ng red, it's okay. Pero nagdadagdag po yun ng halimuyak o aroma sa ating niluluto. Para na naman po to sa ating na mga, yung mga mister dyan na mahilig magluto, para hindi na po maganap pa ng iba pang ka-chatmate o ka-textmate ng ating mga misis, ay subukan nyo tong iluto sa kanila. Wag lang po pang pulutan. Sabi nyo, misis, hindi to pang pulutan. Ito po ay para sa'yo. Galing sa aking puso. Puno po to ng lycopene. This is a healthy recipe full of love and passion. Again, because we use the real tomatoes on this recipe. So, ayan na nga guys, ikot-ikot na nga po natin para kayo po ay mas magnaknaknakan po ng takam sa ating niluto ngayon. This is our version of spare ribs caldereta in real tomatoes. Thank you guys for watching. Don't forget to hit the like, subscribe, and hit the bell notification. So, lalo kayong updated sa ating mga bagong recipe at iba pa po naming videos here at Oiglands. Thank you guys for watching. Goodbye for now.